Good morning! Hi mga palangga! Ito nga pala ang kabuuan ng aming bahay kubo na pinagawa namin sa Pilipinas sa mga palangga. So sa mga nakasubaybay sa akin, sa mga nanood ng mga vlog ko, alam nyo na mga palangga yung mga improvement na ginawa namin sa bahay. Pero sa mga baguhan pa lang na nag-follow sa akin at mga nanonood, heto at isasamari ko sa inyo yung mga ginawa namin sa aming bahay kubo sa Pilipinas. Tara at samahan nyo ako! So, isa sa mga ginawa namin mga palangga, yung bathroom. Kasi nung dumating kami mga palangga, wala pang mga patungan yung aming bathroom. At hindi pa rin na-varnishan itong mga bagong gawa sa terrace namin. Kaya naman, nung dumating kami, ito yung mga isa sa mga tinrabaho namin ng mister ko at ng kapatid ko mga palangga. Ang isa sa mga ginawa pa namin mga palangga ay ang pinto sa aming terrace. Kasi nung dumating kami mga palangga, yung pinto na yan, window yan. Kaya pinabaklas namin at pinagawa ng pinto mga palangga. At saka kinabitan ng screen at ng amakan. At isa din sa mga ginawa namin mga palangga ay ang paglilinis nitong dumi sa aming wall. Kasi dati mga palangga nung bumagyo, pumasok ang tubig mga palangga sa loob ng bahay dahil ang aming bubong before ay itong amakan lang mga palangga. Amakan ba yan? O nipa? Nipa yata, no? Hindi ako sigurado mga palangga. Basta yun mga palangga ang aming bubong. At itong mga upuan na binili namin mga palangga ay hindi rin na-varnish yan. Kasi meron din kaming varnish na napili kaya kami na ang nag-varnish mga palangga. At nung dumating kami mga palangga, wala ring mga upuan sila mama. Kaya naman ito, bumili kami ng sofa bed mga palangga. So sa umaga, nagiging sofa siya. At meron siyang patungan ng coffee kapag ka nanonood ka or meron kang kakwentuhan. At kapag gabi naman mga palangga, ay nagiging higaan siya. Ayan mga palangga. Kaya siya naging sofa bed mga palangga. So practical ito mga palangga sa katulad namin na maliit lang yung bahay. Ayan, kaya pwede mo siyang higaan sa gabi, pwede mo rin naman siyang maging upuan kapag sa umaga, kapag lalo na may bisita mga palangga. At ang isa pa sa inayos namin mga palangga ay itong drop light na pinabili ko kay Tatay Boy. Kasi dati mga palangga, yung drop light na yan, nasa gilid yan siya. Ngayon, pinalipat ko mga palangga sa gitna. Kaya naman sa ngayon mga palangga, ito na yung kabuuan ng aming simpleng bahay kubo mga palangga. Yan TV na yan, binili din namin yan mula dito sa Saudi at tinala pauwi ng Pilipinas. Yung cabinet na yan mga palangga ay gawa lang din ni Mister pati na yung patungan ko ng halaman. So karamihan sa bahay mga palangga, yung gamit sa loob ay talagang binili lang namin at ikinabit nung nandun kami sa Pilipinas mga palangga. Kasi empty talaga siya, kaya ngayon naman mga palangga, nagmukha na siya talagang totoong bahay. Pagpasensya nyo na mga palangga, meron akong hugasin, hindi pa yan nahugasan kasi paalis na kami. Pabalik dito sa Saudi nung binibidyohan namin itong bahay. So marami pa rin kulang mga palangga dahil kinapos talaga kami sa oras at lalo na sa budget. Pero sa susunod na uwi namin, malamang na matatapos namin yung mga plano namin at project na gusto namin gawin sa aming bahay kubo. At ito naman mga palangga ang sa taas mga palangga. So meron lang itong one bedroom mga palangga. Hindi ko muna ipapakita sa inyo kasi hindi nakapagligpit sila mama sa kanilang mga higaan at mga drawer na ginawa din ng aking mister. At ganito yung itsura naman mga palangga sa taas kapag sumilip ka. At ito ang sa labas mga palangga. Ito yung sa terrace. So masarap dito mga palangga lalo na pag maulan-ulan habang nanonood ka sa mga dumadaan. Ayan, napapakinggan mo yung patak ng ulan. Masarap dyan magkape-kape sa terrace mga palangga.
Bago kami umalis mga palangga, at heto, nagpicture-picture muna ako sa aming bahay ko po. Ito ang picture namin nila Mama at Von sa labas ng bahay, pati ang aming mga fur babies mga palangga. Siguradong mamimiss namin yan, at pag uwi namin siguradong malalaki na yan at baka hindi na kami makilala ng mga alaga namin na yan mga palangga. So ito ang itsura ng mga palangga ng bahay namin sa labas. Ayan, syempre nagpicture din ako. Ayan. At ganito naman mga palangga ang itsura niya kapag sa gabi mga palangga. So ito lang muna for now mga palangga. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood mga palangga. Ingat! Bye!